Hello mga tol and welcome back to this channel. Sa videong ito, pag-usapan natin ang gumising ng ating pagkamakabayan ngayon mula sa rap song na kamakailan lamang nag-trending na pinamagatang Panalo by Easy Meal. Pero bago yan, kung bagong bisita ka lang sa channel na ito na interesado sa ganitong klaseng mga bagay-bagay na magpapalawak ng inyong kaisipan, ay inaanyayahan ko kayo na pakipindutin ang subscribe button sa ibaba at bell icon na katabi niya para lagi kang updated sa darating na videos natin. Maraming salamat at hindi na nga natin patatagalin pa ito mga tol. Let's get started! Bago tayo dumako sa awitin, ay kilalanin muna natin syempre itong si Easy Meal. Itong mga impormasyong nakalap ko patungkol sa kanya mga tol ay ilan lamang sa mga nakita ko sa internet. Sino ba ito si Easy Meal? Ang Easy Meal mula ito sa pinaikling Ezekiel Miller. Naipanganak siya mga tol noong July 27, 1998 sa Olongapo City. Isa siyang Pilipino na may kalahating banyagang lahi na kung tawagin ay Caucasian. Ang mga magulang ni Easy Meal ay nasa mundo na rin ng musika sa genre ng local rock gaya ng ama niyang sikat noon na Filipino rockstar na walang iba kundi si Paul Sapiera na isang lead guitarist at lead vocalist sa sikat na bandang nagngangalang rockstar noong 90s. Alam niyo, masasabi natin siguro bilang mga magulang ni Easy Meal na nabigo sila sa genrang dapat ay nasa kanyang mga talento dahil sa halip na rock ang musika na taglay niya. Na fell in love siya sa mundo ng hip-hop at rap kaya hindi na nakakapagtaka mga tol kung bakit ganun siya kahusay sa pag-rap. Bata pa lang si Easy Meal na humaling na siya sa mga tugtugan at mga sayawan ni Chris Brown na talaga namang nagpapaligaya sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang ibang pinapakinggang music o entertainment si Easy Meal kundi ang gawa lamang ng kanyang iniidolong si Chris Brown. Minahal niya rin ang mga tol ang pagsasayaw na nagdala sa kanya upang mahumaling siya sa Jabawokies. Ang mga estilo niya sa pagsasayaw ay kaya niyang pag-iba-ibahin gaya ng cramping, estilo ni Michael Jackson, isolation, pop and lock at kaya niya rin ang b-boys. Masasabi nating napakatalentado nitong si Easy Meal dahil bukod sa pag-rap at pagsasayaw, mahusay din siyang kumanta at gumamit ng mga instrumento gaya ng keyboard. At marunong din nga rin pala siya sa skateboarding mga tol. Alam nyo, marami mga kapwa akong YouTuber na nagbigay komento sa ginawang pyesa nito ni Easy Meal. Nariyan sina Jamil, Tokomi, Astre, Christian, KZ Tandingan, Teacher Popong, ni Paulul at marami pang iba. Yes tol, totoo nga naman talaga na napakaganda at husay nitong rap song na ginawa ni Easy Meal. Ako man din, aminado ako na nagsitayo ang mga balahibo ko habang pinapatugtog ito. Grabe naman kasi ang conviction nito ni Easy Meal habang nag-rap at sinabayan pa ng mga makabuluhang lyrics at karinyosa beats. May mga reaction pa nga na ginawa rito na napangiyak gaya nito. And well, maaring ang reaction ng mga ilan o karamihan sa reaction nito ni ate ay hindi nagustuhan dahil nga siguro OA ang pagkakareact nito ni ate. Pero it doesn't make sense na tol na i-bash pa natin itong si ate dahil malamang napasabi ka ng proud Pinoy sa mga minutong napakinggan mo sa rap tapos biglang mga hata ka pababa ng kapwa mo Pilipino. Hayaan na natin si ate, baka estilo niya lang yan sa pagbablog. Eh kung hindi mo nagustuhan, napakasimple tol, i-dislike mo na lang yan at huwag na magpasabog ng toxic comments. Alam nyo, panalong panalo sana ang lyrics ng Panalo. Kaso may napansin ako na maaaring napansin nyo rin. So sa pagkakataong ito, tignan natin ang ilan sa mga parte ng verse at chorus and let us give it as constructive criticism. Now, dahil napakinggan na natin ito ng paulit-ulit, huwag na natin pang patugtugin ito at baka matodas tayo ni Uncle YouTube. Now, take a look of this mga tol. Makikita natin dito na sinasabi ng awitin na huwag na natin pag-usapan ang mga negatibong pangyayari. Well, tama naman din ito mga tol pero hindi natin may pagkakaila na mas nasasapawa ng mga negatibong bagay o pangyayari na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi po pwedeng takasan natin ito at magbulag-bulagan sa kung ano man ang mga pangit na nangyayari gaya ng kaingutan ng mga kababayan natin lalo na sa mga pamamalakad ng gobyerno. Hindi naman natin pwedeng ipilit na pag-usapan ang mga positibong pangyayari na hindi naman umiiral sa atin. Sabi nga ng isang kasabihan,
mas maigi pang masampal ka ng katotohanan kaysa halikan ka ng kasinungalingan. Kaya lalong hindi dapat tayo gumawa ng mga fake news, mga tol, para lang matakpan ang mga negatibong pangyayari at palitan ito as positive. Mas maganda pa rin na ayusin at linisin muna natin ang mga nawasak, mga pangit at mga baho na nangyayari dito sa Pilipinas na parang naglilinis lang tayo ng ating mga sariling katawan. Para maghilom ang mga sugat ng ating bayan, mas maiging tanggapin natin ang mapapait na karanasan na magsisilbing gamot para sa ikabubuti natin. Lagi nating tatandaan, mga tol, na mayroong pagsikat ng araw pagkatapos ng ulan. Kaya panatilihin lang natin ang pagbitbit ng responsibilidad bilang mamamayan at huwag tayong matakot sa pagbuka ng mga bibig natin at nararapat na aksyon sa mga katiwalian. Daanan naman natin, mga tol, ang parte sa awitin na sinasabing nanalo na ako nung mula pa na pinugutan si Lapu-Lapu sa Mactan. Well, mga tol, siguro marami nang nakapunan nito. Pero kunin natin ito bilang isang oportunidad sa kung ano nga ba ang nangyari sa labanan sa pagitan ni Lapu-Lapu at ni Magellan sa Mactan. Ang labanan sa Mactan, mga tol, ay naganap sa Pilipinas noong April 27, 1521. Natalo ng hukbo ni Lapu-Lapu, isang dato ng pulo ng Mactan, ang mga kawal na Kastila sa pamumuno ng Portuges na kapitan na si Ferdinand Magellan. Si Lapu-Lapu ay itinuturing bilang pinakaunang bayani ng Pilipinas at pinakaunang katutubo na sumalungat sa imperial na kolonisasyon ng mga Kastila ayon sa modern Philippine society. Napatay ng mga hukbo ni Lapu-Lapu ang mga sundalo ni Magellan at mismong si Magellan the Explorer ay napatay din. Sa kadilanang nagkaroon sila ng alitang pampolitika at pagkakaribal kasama si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu kasi, mga tol, ay pinuno ng Mactan. At siya ay talagang matibay pa sa bato pagdating sa paninindigan. Naging dahilan ng digmaan nila nito ni Magellan the Explorer ang mariin niyang pagtanggi sa mga mapanlinlang mga alok nito ni Magellan. Ayon kay Magellan the Explorer, bibigyan niya ng magandang posisyon at papasikatin nito si Lapu-Lapu. Subalit kapalit nito ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan at sa ilalim pa nito ay ang sakupin ng buong Pilipinas at ang kinin ang mga lupang tunay na pag-aari ng mga nitibo at partikular ang kamag-anak at ang kan ni Lapu-Lapu. Makikita natin dito, mga tol, na merong angkin tapang si Lapu-Lapu at ng kanyang labis na pagmamahal sa lupaing kanyang sinilangan. Hindi niya hinayaan na tanggapin ang inialok sa kanya ni Magellan para lamang sa kanyang sariling kapakanan, kundi taglay niya talaga ang pusong pagkamakabayan. Matapos nito, ang hari ng Cebu na si Raja humabon at ang kanyang reyna ay binautismo ang Katoliko. Dahil sa impluensya nito ni Magellan kay Raja humabon, may isang kautusan na iniutos ni humabon para sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng mga supply ng pagkain sa mga barko at pagkatapos ay magpapakonvert sa Kristyanismo. Sumunod naman ang karamihan sa mga hepe rito, ngunit si Datu Lapu-Lapu na isa sa mga pangunahing hepe sa loob ng pulo ng Mactan ang tanging tumutol. Dahil sa pagtanggi umano nito ni Lapu-Lapu sa kautusan ni Raja humabon, nagsuggest si Raja humabon at Datu Zula kay Magellan na pumunta sa isla ng Mactan at puwersahin ang kanyang nasasakupan na si Datu Lapu-Lapu na sumunod sa kanyang mga kautusan. Dahil sa marami ng tropa itong si Magellan at may ugnayan na sa pinuno ng rehiyong Bisaya, umayon sila na pasukuin ang mapanghimagsik daw kuno na si Lapu-Lapu. Si Magellan ay nagpakilos ng mga 49 na soldiers na may mga espada, kalasag, pana at mga baril at naglayag para sa Mactan kasama ng mga katutubong nagpa-convert sa Kristyanismo na mabibilang umano na 200 o 300 ayon kay Antonio Pigafetta. Pagkatapos ay tinangka ni Magellan na takutin ang mga katutubo ni Lapu-Lapu sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga kabahayan sa Nayong Buaya na kilala noon na Bulaya. Dahil dito, ang mga mata ni Lapu-Lapu at kanyang mga mandirigma ay tila nag-aapoy sa galit, kaya sinalubong nila ito na may bilang humigit kumulang na 1,500 mga mandirigma sa karagatan ng Mactan at sumalakay sa mga hukbo ni Magellan, at si Magellan ay nasugatan sa braso ng isang sibat at sa hita ng isang kampilan. Ang kampilan, mga tol, ay isang uri ng espada.
Dahil dito, pagkakataon na ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu upang palibutan ito si Magellan the Explorer. Dahil doon, siya ay sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Nagawa ni na Pigafetta at iba pa na makatakas. Ayon kay Pigafetta, ang ilan sa mga tauhan ni Magellan ay napatay sa labanan at ganun din ang mga katutubong naging Kristiyano na tumulong sa kanila ay napatay din ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Grabe ang naging laban mga tol sa pagitan ng dalawang panig at kung iisipin mo, napakabangis nito ni Lapu-Lapu pagdating sa pakikipaglaban. Sa katunayan mga tol, kung pag-uusapan naman natin ang kamatayan ni Lapu-Lapu, wala naman talagang nakita ang mga Philippine historians sa talang nasusulat patungkol sa kamatayan ni Lapu-Lapu. Nananatili pa rin itong pinagdedebatihan pati na ang tunay na pangalan ni Lapu-Lapu. Dahil kung pag-uusapan natin ang buhay ng ating pinakaunang bayani natin, marami itong mga bersyon na nagdudulot ng maraming haka-haka dahil nga sa ilang mga ebidensya lamang ang nalikom na mga historian sa mga pangyayari at mga panahong iyon. Ngunit ang walang pag-aalin lang ang alam natin ay ang kasaysayan ng kabayanihan nito ni Lapu-Lapu. Pinatunayan niya kung gaano katapang at kabagsik ang dugong mayroon sa mga Pinoy. Balikan natin mga tol ang awitin ni Easy Meal. Ano man pagkakamali sa lirikong nalalagay doon ay saludo pa rin ako sa angas at husay ng ipinakita niya at ginawa niyang pyesa sa larangan ng rap. Muli nitong ginising ang karamihan sa natutulog na pagmamahal sa bayan. Sana lang mga tol hindi lang nagtatapos dyan ang sinasabi nating proud to be Pinoy dahil lang sa kinilabutan ka sa mga minutong nagdaan habang pinapakinggan mo ang tugtoging ito. Walang saysay mga tol ang puro salita. Wala naman sa gawa. Baka kasi proud lang tayo dahil may dapat tayong ika-proud kasi trending. Pero pag nalaos pagkatapos, mahiya ka nang maging Pilipino. Sinasabi nating mahal natin ang ating bayang sinilangan pero utak talangka ka naman na hatak ng hatak pababa sa mga kapwa mo Pilipino at namamato ka kapag nakikita mong hitik sila sa bunga. Wala ring saysay mga tol. Sa kabilang banda mga tol, i-appreciate natin ang ganitong klaseng Pinoy rap song dahil bibihira na lamang ang mga ito. Kadalasan kasi sa mga nagsisilabasang tugtugan ngayon ay basura ang mga nilalaman na nagbibigay pa ng masamang impluensya sa atin lalo na sa mga kabataan. Alam nyo, hindi lang naman si Easy Meal ang gumagawa ng ganitong klaseng rap. Meron pang iba dyan na hindi mo lang siguro na-appreciate o napapansin dahil hindi trending. Huwag sana tayong sabay sa uso mga tol, kundi isa-puso natin ang pagiging pagka-Pilipino natin at maging proud sa lahing meron tayo saan man tayo magpunta sa buong mundo. Dito na nagtatapos ang video natin mga tol. Kung nagustuhan mo ito ay pakipindutin naman ang like button sa ibaba at kung bitin ka sa video ay pakipindutin lamang ang videos na nasa screen. Maraming salamat mga tol and don't forget to keep your mind wide open. Bye bye!